kung makarating sa pupuntahan natin ng buhay. So be patient, be respectful, at huwag maging pasaway. A public service message brought to you by Radyo Pilipinas. Erwin Tulfo! Erwin Tulfo! Live! Ay, magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao! Araw po ng Martes, ika-30 ng Enero 2018. Tulad ho ng pangako ho namin, ha, babalik at babalik yung ating bisita after a couple of weeks or after a month or so. Ito na at nakabalik na naman ho yung ating yung paborito nating bisita, ha. Maganda kasi sport din ho itong mama na ito eh. Pag seryoso, seryoso, ha. Pag medyo comedy, marunong din ho mag-comedy itong mama na ito. But anyway, bayan, napag-usapan din ho natin kanina sa teaser ho natin na yung pagsuspindi kaya Deputy Ombudsman Karandang ng Executive Branch ng Office of the Executive Secretary na kini-question ni Trillanes. Tama lang ho yun. Wala hong nilalabag ang Executive Branch. Dahil ang Ombudsman, hindi mo pwedeng kastiguhin o sibakin dahil yan po impeachable office. Ibig sabihin, kailangan dumaan ka sa Kongreso, sa Senado, etc., etc., para matanggal yung tao, masuspindi or what have you. Ito, deputy, wala ho ako nabasa, binabaligtad-baligtad ko yung mga rules, wala ho ako makita. Kaya tama lang ang huli. But anyway, hindi na ho natin patatagalin pa. Narito ho ang ating butihin niya bisita. Dahil mamaya-maya, lilipat naman tayo sa Senado at meron daw hearing doon ng mga fake news. Eto na siya. Walang iba kundi si dating Senador Bongbong Marcos. Magandang umaga po, Senator Marcos. Magandang umaga, Erwin, at magandang umaga sa lahat ng nakikinig at nanonood sa atin. Magandang umaga po sa inyo lahat. Anyway, sir, kami ho'y nagpapasalamat at muli mo pinaunlakan yung aming imbitasyon po sa inyo. Ang amin lamang ho, salamat po sa pagpasyal muli dito sa aming tanggapan. Pero may mga balita ako na inasaga po na medyo hindi ho maganda. May mga ebidensya raw kayo ngayon na magpapakita na mukhang may mga kini-question kayo na hindi ho yata masagot. Is this correct, Senator Marcos, eh? Ganun na nga ang nangyari. At kung maalala ninyo, matagal na ako nagre-reklamo na yung tungkol nga dito sa aking protesta, yung aking kalaban walang ginawa kundi i-delay ng i-delay ang proseso. Kaya sinasabi lang, bakit kaya? Ako, baka siguro natatakot sila dahil sa magiging resulta. Yung pala, nung bandang huli, nakuha rin namin, may nakuha kami, hindi pa kumpleto, pero may nakuha kami yung tinatawag na ballot images. Dahil pag pinasok sa machine yung balota, parang ini-scan yun nakukunan ng picture. Kaya yun ang hiningi namin, sabi, matagal pa yung protesto, matagal pa yung recount. Eka namin, bigyan nyo muna kami ng kopya. Nung picture. At para masimulaan na namin at matignan na namin kung ano ba yung gagawin. Sa wakas, binigay din sa amin. At na siguro, palagay ko, nakita na namin ang dahilan kung bakit tinatagalan. Dahil nung una namin inimprinta, kasi soft copy yun, nilagay sa computer, tapos inimprinta namin, ang gulat namin, may nakita na kami dun sa mga ballot images, merong kwadrado, may square. Ano ho yung hawak nyo ngayon, Senador? Pakitaas niya ho para natin sa makukunan ng camera natin. Maliit lang ng konti. Makikita ninyo, ito yung balota ito. Balota ito. Yan yung picture. Okay. Picture ng balota. Ngunit, itong picture ng balota na ito, kung makikita ninyo, may square. May mga square-square na. Yung alam naman natin, yung balota, walang square. Oblong.
Di ba? Isi-shake mo yun, di ba? Yung meron, dapat meron yung hugis itlog. Oh, yan, yan. Na sinishave. Correct. Oh. Okay, pero ito may square. Oo. At kaya sabi namin, saan galing yung square na yan? Nagtanong kami yung mga IT, nagtanong kami sa mga expert na kilala namin, pati Kobelec, nagtanong kami, anong big sabihin niya? Oo. Oh, oh. Walang makapagpaliwanag sa amin hanggang ngayon kung ano yung square na yan. Oo nga ho, may mga square, square. Oo, ito square. Oo, square. Oo, oo. Tapos, kung kung pagmamasdan ninyo, yung hugis itlog kung saan ka mag-sesend ay nawala. Nawala na. Okay. So, unang-una, may issue na agad. Mm. Dahil wala, yung square wala sa balota, at saka yung shading, yung itlog, meron sa balota at nawala. Okay. So, hindi na ito eksaktong representation o kuha o picture nung balota. Okay. Labag sa batas yun. Alright. Dahil ang batas, sinasabi na kailangan it is a exact replica. Oh. Eh, kuha nga picture nga eh. Uh-huh. It is an exact picture of the balot. Okay. Kaya nga sa batas, sinasabi ang evidentiary value ng balot images ay pantay sa balota mismo. Oh. Para, kung hawak mo ito, dapat parang balota na rin ang hawak. Correct, correct. Pwede mong ibigay na ebidensya. Oh. Pero kung ganito, na hindi naman na tumutugma doon sa kung anong linalaman, anong naka-imprenta sa balota, ay hindi na pareho. Alright. Kaya nagtataka kami. So this should be the exact sample. Or not sample, kundi copy ng balota. Oo. Pero parang kung bagsakali, parang sinirox. Bali sinirox. Parang sinirox lang. Dapat eksakto yun. Pero eksakto. Oo. Yun na nga, then nagka-square. O, si sabi namin, ano kaya yan? Mm. Kanila, wala silang ma-explain. Sino yung tinanungan nito? Lahat yung mga dating nagbabantay sa mga iba't ibang partido. Tinanong nga, alam ba ninyo ito? May sinabi ba ang Comelec o yung Smartmatic sa inyo? Nung nagbe-briefing sila bago nung halalan, may sinabi ba sa'yo magkakaroon ng square? O makawala yung itlog. Wala naman daw pinag-usapan na gano'n at hindi dapat gano'n dahil this is supposed to be an exact replica. Representation, replica of the balot. Okay. So, problema na kagad. Sabi namin, this is already immediately a violation. Okay. So, pinag-iisipan namin, sige, baka naman may explanation na mabuti. Siguro, sabihin na lang natin, yung square, yun ang parang minarka ng computer na bibilangin. Ah, okay. Alright. Oh, pwede. So, okay. Yung square, sa inyong palagay, kaya may square, yun ang bibilangin. Okay. Sabihin na lang natin natin yun. Hindi pa rin tama yun. Pero bali. Pero kayo may sabi. Kayo lang may sabi nun. For the sake of argument, sabihin natin kaya may square dahil yun ang binibilang. Alright. Kung titignan ninyo, itong sample ko, ito, tignan, kung mag-zoom in ko dito sa bandang baba, makita ninyo, yung party list, hindi ba dapat isa lang? Oo. Tignan mo yung square. More than 10 yata yung square dito. Oo, party list ito. Paano bibilangin mas marami sa isa ang party list? Dapat isang party list lang. Dapat isang party list. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, susmarisyo, pito, walo, siyam, sampo. Labing isa. Ang binilang na party list. So kung bibilangin talaga, spoil na dapat yan dahil sobrang dami na. Oo nga. Okay. Kaya hindi nga. So, baka naman, so, paano ngayon itong square na ito? Okay, sabihin na lang natin na ganun. Oo. Pero, kung maalala nila... So, entonces, hindi yung binibilang niya yung mga... yung square na yun, yung kung sino binoto? Well, assuming yung square ay parang... marker. Minamarka kung ano yung bibilangin. Yung parang marker. Sabihin na lang natin na ganun. Paano bibilangin more than one na party list? Correct. Okay. Kung maalala rin ninyo, ang rinireklamo ko na napakalaki ang tinatawag na undervote ko. Yung undervote, yung ibinoto... Ibinoto ako pero hindi nabilang. Ngayon, may mga paano mo naman na mapapatunayan? Yun ang sinasabi ng mga kalaban. May legitimate reason naman na hindi halimbawa yung hindi magandang pagka-shade. Okay. O sinade yung may nakikita kami inikutan yung pangalan imbis na mag-shade. Hindi yun, hindi pwede. May vote pero hindi nabilang. Alright. So yun ang undervote. Okay. Pero yung sa akin masyadong malaki. No. Ang undervote ko is 3.9 plus million. Ang boto na sa nabinoto sa akin na nawala. Okay. Matanong ko lang sir, medyo alam mo naman, medyo
Alam naman ni attorney ito, medyo talaga minsan, eh, nung kabataan ko, medyo makamadali akong makalimot. Ilan ba alam mo kalaban daw? 264,000. 3,200,000. Pwede mo ba ako pa pwede ka paglang mambalato? Ano ko tutusin? So ano nangyari dyan? How did you find out na, or your proof na under, there's an undervote? Ito, maliwanag na maliwanag. Ito naman ay isa pang ballot image. Ah, kung makikitit, kung titignan ninyo sa Vice President, maliwanag, ibinoto ako. Oo. Oh, oh. Ah, dahil may shading. Oo. Oh, oh. Ah, pagmasdan ninyo, wala na nga yung itlog. Pero hindi na bali. Oo. Oh. Yan yung pero kung yung square, yun ang pinipili kung ano yung bibilangin, oh. Wala akong square. Oo. Oh, oh. Tapos, pag titignan nyo yung report na binigay doon sa balotang yan. Kung sino yung binuha, kung sino binilang. Ito yung parang resibo. Oo, yung resibo nila. Oo. Kung titignan ninyo, yung pinakita ko sa inyo kanina, may shade sa Marcos. May Marcos, oh, may shade. Oh. Okay. Pero dito sa report, wala, undervote, hindi nabilang. Oo nga, undervote, Vice President. So walang boto sa, wala hindi binigay yung boto ko. Pero may... Maraming ganyan. Pero parang wala nang square, pero mayroong tinuldok na gano'n. Lahat ng nakuha ko na ballot images, kahit isa, wala akong square. Ano, papaliwanag ko lang ito, Sen. O, naitindihan ko rin yung sinasabi mo, kuhan mga dito, engineer, ano. Ito nga naman, okay, doon sa president, merong isa, okay, na ganun din, na parang may tuldok, okay, ayan, o, ayan, o, dito banda. Oo. Dito banda, ayan, o, meron. Meron siyang tuldok, okay, sa president. Sa vice president, siya lang, si, Senator Marcos lang may tuldok dyan, alright? Mm-mm. Pero, tama siya, doon sa resibo na, doon sa Vice President, yung President meron, ha? Nabigyan yung President nabilang natin sabihin kung sino yung binoto. Yung President, bigay lang. Meron yung President, okay? Yung Vice President, undervote. Wala namang binoto, kundi kayo lang may tuldok doon. Tama nga naman. Ito ngayon ng ano, dyan na, palagay ko, ito yung undervote, yung nawalang 3.9 million na boto ko. Ay ganun ang ginawa. Nako. Tapos, ang kahuli-hulihan, meron kami na hindi ibi, dapat spoiled ballot, pero naka-square kay Robredo. Oo. Nasaan yung... sige nga, tingnan mo, pakita mo nga dito kay Senator. Oo. Ito, kung titignan ninyo, dapat spoil... Ito naman, sumobra naman ang tundo. Ito, Vice President, tatlo binoto. nagkamali. Tatlo binoto, dapat, pagka tatlo binoto, tingnan ko nga, sir. Spoiled ballot na yan. Tatlong binoto raw. Ayan, tingnan ninyo. Vice President, pagka ninyo. Diba? Tatlong binoto. Tatlo yung square. 1, 2, hindi, tatlong tuldok. Okay nga, 1, 2, 3. Asan yung square? Tatlong tuldok. Isang square. Asan? Yung Robredo. Yung Robredo may square. Tapos, yung spoiled ballot, spoiled na yan, ha? Hindi dapat binibilang yan. Dapat binibilang. Kung titignan niyo yung report, yung Vice President, yung boto, binilang kay Robredo. Robredo ang Vice President sa binilang. Sa makatwid, ang unang-una, bakit may square? Pero dapat, dahil tatlong binoto niya, spoiled na. Spoiled ballot. Ibig sabihin na, kung ano yun? Invalid. Invalid na yan. Dahil tatlong binoto. Yun, ganun. Pero pagdating sa bilangan, ang lumabas doon sa resibo, Robredo. Robredo. May square na naman ng Robredo. Patay tayo. Kaya dyan namin nakita, kaya naman sabi namin, eto siguro ang naging katunayan na talagang merong kinalikot talaga ang resulta. Alright. Sir, ang tanong ko ay ano ho ang gagawin ninyo ngayon ng group ng legal team ninyo na ngayon you found out itong mga problema na ito na meron pala talaga kasi usually ang sasabihin lang naman po protesta, dinaya sila. Pero kayo, may mga bit-bit na kayo ng mga prueba rito sa damukal. Sagutin nyo yan na sana to ano, sa ating pagbabalik. Diyan lamang ho kayo ba? Magbabalik pa po, Erwin Tulfo, live. Ha? Oy, pahawak mo nung kay engineer, sir. Pahapan nagsasalita ako kayo.
Yung resolution, yung copy ng resolution. Ano gusto mo? Tayo ko na lang. Ito lang naman, di ba? Ito po. Oo. Yung sinasabi ko sa yung dito na regional hub. Boss, hindi pa tayo tapos. Nakaabang na yung mga fans nyo. Ah, ito na naman. Madadudumugin naman kayo ng litrato. Nagtatawag pa yan. Pumunta kayo dito. Nandito si Senator Bongbo. Anak na. Hindi, tatawag pa yan eh. Sasabihin, nandito si Senator Bongbo. Pupunta ngayon. Paket, iba yan. Oh, kumakamak. Ha? Okay. So, 15 minutes pa lang tayo. Nasa 900, mag-1,000 na yung kanada. Live views. Diyos ko po. Kaya dapat araw-araw kaya dito, Sen, para mataas lagi ito. Ano sa atin? Pwede mo bang makuha niyan? Pag nagsalita kami, i-playback mo dyan? Sa kanila po. Sa kanila. Alright. Bayan, alamin ho muna natin po sa buong kapulaan, alas 10:24. Alamin po muna natin ang nangyayari ngayon sa Senado. Meron na pong Senate hearing on fake news. Makibalita muna tayo. Saglit lang. At bago natin na balikan si Senador Bongbong Marcos, si Jojo Ismael. Jo, anong nangyayari dyan? Rancho Pilipinas. Rancho Pilipinas. Jo? Yes, Erwin, nagsimula na nga itong pangalawang pagdinig ng Senate Committee on Public Information and Mass Media. Ito yung patungkol dito sa itong mga resolusyon ng ating mga senador patungkol sa itong fake news. Ito yung marami na naging biktima nito. Maging ang ating mga senador ay naging biktima na rin ito. At nandito ngayon, sa pagdinig nito, si Secretary Martin Andela, kung saan mamaya ay kanyang bibigyan linaw sa ating mga kababayan kung ano itong sinasabing fake news. Ako yung magbabalik mamaya, kasamang Erwin, para sa kaganapan dito sa Senado. Mula rito sa Senado, Jojo Ismael po, para sa Radyo Pilipinas. Maraming salamat sa iyo, Jojo Ismael. Mamaya-maya, tabayaran natin, i-airing natin live, ha? Pagkatapos po ni Senator Bongbong Marcos, live po itong Senate hearing, hunggil po dito sa fake news na ito. Anyway, Senator Marcos, sir, so ano hong ibig sabihin ito? Ano pong options na meron kayo? Na ngayon, nakitaan na ho ninyo mukha may mga deficiency, may problema nga talaga dati, hirse-hirse lang. Oh, dinaya ako, nakatawa yung mga kalaban ninyo. Uy, gano'n nga, pag nagdaya, may daya. Pero ngayon, may bit-bit na kayo ng mga papel na nagpapatunay nga na may mga spoiled balance na dapat hindi na binibilang, pero binilang, alright. Ano hong plano ninyo ngayon, sir? Well, what's the next step? Na you have all the, ika nga, kung baga sa bar sa gera, meron na kayong mga bala ngayon. Ano hong next step dito? Ay kailangan muna ang protesta ko ay para mabilang ulit ang boto because ay the best evidence is still the ballot. So, pero ilang probinsya lang ito sa buong Pilipinas ho yan. So, what's gonna happen? Baka nangyari din ito sa mga ibang probinsya, sa mga ibang lugar. Ang pinaparecount ko is 34,000 mahigit kumulang na 34,000 cluster precinct. Alright. Ito, ang ayuna namin, ang sinabi sa amin ng Electoral Tribunal, mamili kayo ng tatlo para sasampulan muna natin kung talagang may dahilan para buksan yung iba. Alright. So, ang una namin pinabuksan ay yung Camarines Sur, Iloilo, at saka Negros Oriental. Bakit Camarines Sur, Iloilo, at saka Negros Oriental? Dahil dun, yun ang pinakamataas na undervote. Ah, okay. Doon sa tatlong probinsyang yun, ang pinakamalaking porsyento na walang boto ko.
Nawala kayong boto? Nawala akong boto. Nawala kayong boto? Na, hindi, nanawala ang boto. Nanawala. How did you know that, sir? Ay, nasa record ng Comelec yan. Nasa Comelec? Oo, kasi binibilang yung under vote eh. So, ibig sabihin, parang spoiled yung mga kaya hindi kayo binoto? Oo, basta hindi na boto. Kaya yung pinakita ko sa inyo, may tuldok, pero hindi binilang. All right. For what? Ang laki-laki ng prosyento. Sa statistics dyan, ang dito sa ganitong klaseng sistema, pag 1 to 3% ang undervote, acceptable yun. No. Dahil meron talaga nagkakamali, yun na nga, meron talaga undervote. Pag more than 5%, kailangan suspicious, ang tawag dyan, suspicious na. Uh-huh. 10 to 12%, eh talagang mukhang meron talagang dayan na. Uh-huh. Eh yung may presinto ang yung undervote ko, 30%, uh-huh. Meron 35%, meron pa 70%, 80% doon sa ibang lugar. Uh-huh. Kaya makikita natin, doon kinuha, dinala sa undervote yung mga boto. Alright. Kaya ngayon, kaya sinasabi ko, eh pagbilangan na tayo. Alright. Para makita na natin yung balota, tignan nga natin kung may square talaga. Tignan nga natin kung nawala talaga yung itlog. Tignan nga natin. Sino mag-decide dito? Last two questions, ano, sir, before we go to the Senate. Sino po ang jurisdiction nito to say na, hindi, dapat bilangin yan, kahit na, wag na bilangin yan, alisin niya, tatlo pala ang chinekan dyan sa Robredo, sa Vice President, pero Robredo lang binilang yun. Who says that? Who tells you na hindi pwedeng bilangin yun? The PET. Hindi, yan ang batas. Oh. Yan ang sinasabi sa mga. So, hindi na dapat bilangin yun. Hindi so, makabawasan siya. Kung kunwari, binilang ito, kagaya yung pinakita mo kanina, na tatlo kayong binoto dyan, pero Robredo lang binilang, so, alisin niyo yung boto sa kanya. Pagka natinignan na yung balota, kasi makikita, tatlong binoto, ay, hindi na, wala na ito, hindi pwede kasi ito. Kasi kanina, pinakita ninyo kanina siya, tatlo yung binoto ng Vice President. Kasi binilang lang si Lenny Robredo. Ayun, sa official na Comelec count, may bilang. Pero pagka natignan nga natin yung balota, magiging maliwanag na walang boto dun. Ah. Kaya yun ang, kaya matagal na namin sinasabi, alright. Tama na ang mga delay, at mag-recount na tayo sa balota mismo. Sir, ano pong ibig sabihin nito na can you say now na talagang may proof kayo na may dayaan, na there was cheating? Sir. And gaano ka massive if it is massive? Sa palagay ko, yun na lang sa numero lang, in the million sa pinag-uusapan. Ito na lang, doon sa tatlong probinsya na napili namin, doon na lang sa Negros Oriental, sa Iloilo, at saka sa Camarines Sur. Pag tinignan mo yung undervote doon, yung undervote ko, 280 plus thousand na. Dinabawi na yung 263,000 na supposed to be lamang sa akin. Doon pa lang sa tatlong probinsya yan. Kaya masasabi ko na it's substantial. Hindi mo masabi, hindi, may nagkamali lang. Hindi, syempre, may nagkakamali o nasira yung machine. Hindi, may pattern talaga eh. At saka kung tinignan mo ang numero, pwedeng baguhin ang resulta ng eleksyon eh. Uh-huh. Kaya it is substantial, it is important, kaya kailangan pansinin. Uh-huh. Hindi mo pwedeng sabihin, wala yan, hindi yan, statistically, ano yan, unimportant. Sa inyong palagay, pati si Pangulong Duterte, yung kanyang boto na apektuhan rin, nabawasan din. Kaya may mga ganyan na tatlo tinuldukan siya pero yung kabila ang binoto, or tatlo spoiled pero binilang pa rin yung kabila. May possibility kaya na gano'n? Alam, marami nga nagtanong sa akin na gano'n, kaya tinignan namin. No. Ang undervote ni President Duterte ay mga 1 million lang. 1 million? Kaya mababa lang. No. Within pa rin tolerable limits yun. Okay. So mukhang hindi siya nilalaw. Mukhang maliwanag. Ako lang ang paborito nung nakaraming eksyo. Kasi nga, pag titignan mo doon sa mga survey, naalala ko, medyo lamang kayo ng konti lang, ano? Noong 2 weeks before, lamang ako na 6%. Siguro, 3 million votes na lang, 6%. Siguro sa atin, ito na lang, kaya natin ito. Yung isa, medyo malayo-layo na yun. Yung 6%, tapos nung last 2 weeks, nawala yung 6%. Unti-unti na. Hindi, bigla-bigla.
isang araw, mawala yung 3%. After 2 days, nawala na naman yung 3%. Sabi ko, saan napunta ito? Eh, di ba, gawain sa atin yan, yung survey. Yan ang sinasabi sa iyo. Minamasahe para sasabihin, pag dinaya, sabi, nasa survey naman eh. Nakita eh, nawala yung suporta niya, pero imposible naman mawala yung... Yan ang sinasabi sa iyo ng lahat, ha? Eh, kayo lang example. Natulog lang ang sambayanan, eh, si Lefendero lang yung dito. But anyway, sir, ang tanong dyan ngayon, mga kababayan natin, mga supporter niyo, ano po ang balak nyo? Hindi ba kayo magsasampa ng kaso sa COMELEC? Magbawa, ikanga na with all these pieces of evidence that you have. Sir, sagutin nyo mo yan. Sa ating pagbabalik, mag-break lamang mo tayo bayan. Huwag po kayong bibigyan. Saglit lamang mo. Oras mo na 10:32 a.m. Hanggang 11? O, sige. Okay. Wala na, hindi na. Hindi, fake news, boss. Oo, si Secretary Martin. Ay, nawala na ito. Naubos na yung baterya. Si Martin bang nando? Oo, pero nililight nila sa isang radio namin. Ang dami pa ng radio nito. Apat. Dalawang AM, dalawang FM. Boss, hindi umalis ito mga tao. Tapos isa charge ka nun. Kung tagtinanong, nasaan sila? Sabihin nila doon with Senator Marcos. Tapos magpapapicture kami. Ha? Yan! Pangkat. Alam dito sa manager ko, hindi tayo pinapantihan. Ay! Ay, Juan, engineer, nawala. Hindi, ikaw nawala. Hindi mo ibitaw yung tao, Keloy. Hindi mo ibitaw yung tao. Kahit commercial. Position din lang, boss. Kasi nakikaraming i-dependent siya. Ilang katakas. Tatlong bono siya. Okay. Sige nga. Saan yung monitor ko para makita ko na pag pinalabas niyo real time? Para real time. Sir, request ko ng mga pansyon ninyo, kawayan na ni Rojo sila. Yung mga ka-BBM. Hindi, dito po, isa sa Facebook. Ay, Facebook. Live stream po. Mga OFW. Ay, pakikita. Anyway, bayan, doon po sa ginagawang orasan ng kanilang mga radyo, alas 10:34 na po ng umaga. Ito po yung bagong time slot natin, ang Irwin Tulfo Live. Dati ho, 1-2 tayo. Ngayon, 10 to 11 ho tayo ng umaga, Mondays to Fridays. Pero mamaya ho, magbe-break ho tayo ng 1 hour. Eh, sa pagbabalik ho natin, alas 12 hanggang alauna, tabayan ho po ninyo ang Nationwide News. Kasama ko po dyan si Wayne De La Peña. Anyway, mabalik po tayo dito sa ating panauhing pandangan. Mahirap po itong hagilapin, kaya... Eh, lumus-lumusin ko na. Sagat-sagarin ko na ho ito. Plano ko sana kanina, 30 minutes lang. Dahil marami tayo mga kababayan na dito sa labas mo ng studio namin, nakapilan at magpapalitrato. Sagat-sagarin ko na muna. But anyway, Sen, ang tanong ko ho na yun, nakita na ho natin, meron kayong hawak na ebidensya. Hindi ba kayo magsasampa ng kaso sa COMELEC laban po sa Smartmatic or something? Mukhang may problema po sila, sir. Yun, pero syempre, ang priority ko, yung resulta ng halalan. Kaya ang priority ko talaga yung recount na mabilang na talaga at lumabas na yung tunay na resulta ng halalan sa Vice Presidente nung nakaraang taon. Nung 2016. Kaya ta... yun ang sinasabi ko. Tama na, kaya nireklamo ko, panayang delay. In fact, kahapon, dun sa aking press con,
hinahamon ko ang kabilang panig. At sabi ko sa kanila, sinasabi, ako daw nang didelay. O ako, ganito gawin natin. I-withdraw ninyo lahat ng motion ninyo na outstanding issues. I-withdraw ko lahat ng motion ko na outstanding issues. Diretso na tayo sa recount. Right. Tignan nga natin kung sila'y papayag. At nang sa ganun, maging mas mabilis ang proseso. Pinapakita po natin ngayon, sir, sa live streaming dito sa Facebook, yung resibo na sinasabi ng mga binilang si Lenny Robredo, bagamat tatlo-tatlo yung boto, tatlo yung minarkahan. So, pinapakita po natin na yung sinasabi ninyo na meron po talagang katuturan at meron kayong natubayan na talagang may undervote, ha? Na nangyari ay ano, sa mga balota, yung mga square-square para naiintindihan ng mga kababayan natin. Nagulat po ba kayo, sir? Makita niya natin, ito muna, may mga ganito ito. Nagulat kami dahil never namin ini-expect na may yung kwadrato yung square. Tinignan namin yung 2013 na balot images. Tinignan namin yung 2000, walang square. Walang square. At saka hindi na wala yung hugis itlog na bilog na initiated. Ano sabi ng Smartmatic so far? Sige na nag-explain, may kaso nga. Actually, yung tanong mo, kung ako'y kakasuhan ko sila, may kaso ng Smartmatic na cybercrime. At kailangan nila ipaliwanag lahat ito dahil ang mandato sa kanila ay ang sistema nila will reflect an accurate count of the votes that were cast. Mukhang hindi ganoon ang nangyari, kaya meron silang hinaharap na kaso ngayon. Ngunit ako nga, ang priority ko, siyempre kailangan natin tignan ito at napaka-importante ito dahil eleksyon natin ito. Paano tayo makapaniwala sa ating mga nakaupo sa matataas na posisyon kung hindi tayo nakakatiyak na sila ba talaga ibinoto ng tao? Ayun. Okay. Kaya hindi magiging sila yung binigyan ng mandato ng mga kababayan natin. Hindi na nga malaman. Dahil nga, maraming pala nangyari na binabago yung resulta. Kung what is the reason, Sen, na bakit na nagkakaroon ng delay yung kabilang kampo na maraming mga motion na pinapay para to delay the counting, the recount, do you think? Kasi, kung akong patatangin, Sen, kung may duda at may pag-aalanganin ang mga sambayanan sa akin, nandaya yan si Erwin Tulpo. The more I will say that, bilangan nyo na, paspasan nyo na para magkaalam na kung sumubong Marcos po, si Erwin Turbo talaga ang nanalo. Ganun talaga natin sinasabi. Sabi ko, huwag na tayo mag-debate. Buksan na natin ng ballot box, bilangan natin ng boto, na malaman ng kung ano ba talaga. At huwag na tayong pag-uusapan pa kung ano-ano. Sir, ito po ba i-present nyo na itong mga ebidensya na hawak nyo sa PET? Have you already presented? No, because ang kaso ko is not tungkol sa dayan. Ang kaso ko recount. Kaya yun ang pinupunta niya ko dahil sinasabi. Pero sino mag-decide na ito dahil tatlo-tatlo ang boat binoto na Vice President tapos si Lenny Robredo lumabas? Sino masasabi na dapat hindi bilangin yun? Yung mga tinatawag na revisor. Okay. Yung mga revisor, yun yung mga... Saan ito? Sa PET? Sa PET, sa Supreme Court. Okay. Bubuksan nila yung ballot box. Titignan yung ballot. Okay. Yung halimbawa, yung nakita natin kanina, sasabi, tatlo ito, may binoto. Ay, hindi dapat binoto kahit sino dyan. May tatlo nga, nag-spoil dyan. O tapos may makikita ng iba, o may boto ito, hindi nabilang, bilangin natin. Doon lalabas yung tunay na bilang. Ayun, alright. So, pero ang tanong ngayon, nalaman natin na may mga, we are in the process of pagbibilang na, pero may mga question mo kayo ngayon. Hindi, hindi pa tayo, yun na nga. Hindi pa nagsisimula. Ay, Diyos ko po, 2018 na tayo, sir. Dari 2022 lang. Jesus pa rin, sir. Itong 1922, apat na taon na. Eh, sabi mo, ilang thousand na bibilangin? Hindi, dito sa una, mahigit ko mula less than 4,000 dito sa tatlong probinsya. Pag nagsimula ang recount at tuloy-tuloy, walang tatlong buwan lang, tapos na. Kung gugustuhin. Ha? Kung gugustuhin. Siguro may mga mag-object ka na ganun-ganun. Ayun nyo ba yan? Pag nabuksan na yan, paano mo natitignan? Paano ko nag-object ng object, sir? Objection! Ha? Magpapadala ng motion for reconsideration, etc. Itigil muna yung halaang bilangan na yan, etc. Pwede nilang pag-usapan yung kanilang mga objection at lahat, pero tuloy-tuloy pa rin ang bilang. Ah, ganun ba? Oo, tuloy-tuloy ang bilang. Dahil, paano pag-aantayin ninyo lahat yung recount? Di gawin
gagawin mo. Pero yan ba talaga ang procedure dyan? Ganun talaga. Kung meron ka ng magbibilangan na at merong question si yung kabilang kampo, teka muna, meron kami question. Bakit ka ganito? Bakit mo? Pero tuloy lang. Hindi titigil yun. O, i-decide yung question na yun, pero tuloy ang bilang. Ayun, mali. Pero kung ma-decide na sila, nagkamali yung pagbilang, ay hindi tanggalin sa resulta yan. Ayun. O itanggalin sa resulta yan. Whatever yung maging decision. Okay. Sir, medyo maiba naman tayo. Ito po yung inaantay ng mga kababayan natin, mga supporter po ninyo. Kayo, eh, bilang napakalakas ninyo sa mga OFW, ano po? Hihingin ko lang po ang inyong opinion, sir, doon sa nangyari, pinasuspindi mo na ni Pangulong Duterte yung pag-deploy po ng mga OFW sa Kuwait dahil ang sabi po ng Pangulo, eh, may mga kababayan tayo doon na sinasaktan, na pinapat, namatay, ha? At talagang winawalang hiya, na maltrato sa bansang Kuwait. Ang sabi niya, kung may panibago na namang kaso ng Pinoy na nasa week din sa naturang bansa na yan, ititigil ko na totally and forever ang pag-deploy ng mga OFW sa Kuwait. Sir, ano po ang stand niyo rito at ano masasabi niyo? Sagutin niyo po yan, Senador, na po sa ating pagbabalik. Mag-break lamang po tayo, bayan. Huwag po kayong bibitil. Nagiging mas exciting ka po. Kaya sa aming pagbabalik, ito ang aming pag-uusapan ni Senator Bongbong Marcos. Ano ang stand niyo doon, sir? Sa Kuwait. Ano mang araw, Sabado nights na. Pag San Miguel Fairfield na, sarap ng uri, sarap ng totoo. Sabado nights. Drink responsibly. Diabetic ka ba or may high blood pressure? O di kaya may problema kayo sa pagtulog? Try mo mag Triple H Ashitaba Capsule. 10 pesos lang. Inumin. Sana kung mabigyan ng trabaho dito sa Pilipinas, hindi na kailangan umalis yan. Pero talagang pilit na pilit, ayaw na wala namang may gusto mo lumayo sa pamilya. Ay, may echo raw. Tylo Christie, go BBM, sabi niya. Engineer, may echo. May echo. May echo. Lakas ng echo sa mic niyo. Oy. May narinig silang echo. Ang lakas po ng echo. We love BBM, sabi ni Ardil Abrenica. Mahinang voice mo, mahinang boses mo, Boss Erwin, malakas ang echo. Uy, ayusin niyo yan. Alright, dire-diretso pa rin po tayo, bayan. Dito po sa ating programa sa Erwin Tulfo Live. Kasama pa rin natin si Vice President, si Senator Bongbong Marcos. Sir, yung tanong ho natin kanina, yung tungkol ho doon sa reaction ho ninyo, opinion ho ninyo about yung temporary suspension pagpapadala ng OFW ng Philippines dito po sa Kuwait because sinasaktan sila, hindi naman ginagalang yung kanilang kontrata. Ano po ang reaction po ninyo dyan? Dapat patibayin natin ang proteksyon ng ating pamahalaan sa kanila. Yung DFA, dapat talagang mas maging, mas marami silang nagagawa para tulungan yung mga ganyang klaseng pangyayari. Halimbawa, may kaso, nakulong, o yan, sinaktan, o ginahasa, o binastos, whatever. At least, kung ang problema kasi ng DFA noon, napakababa, napakaliit ng budget. Kahit gusto nilang tumulong sa kapwa Pilipino, wala silang magamit yung mga tiga DFA nga, kuminsan sila mismo na naglalabas ng pera. Pero yun, that's the only way kasi hindi ko nababanggit na natin kanina ng break. Naalala ko nung nagigera sa Libya, nauuwi na natin yung mga Pilipino. Oh. Ayaw umalis. Ayaw. Binabaril na sila, ayaw pa rin umalis dahil baka mawalan ng trabaho. Mm-hmm. Kawawa naman kung ano. Kaya the only solution there is
patibayin natin, palakasin natin yung suporta natin, both, halimbawa, legal support, financial support, healthcare support pag may nasaktan. Pati yung mga namamatay dapat tinutulungan natin para makauwi, mailibing dito sa Pilipinas. Right. All of those things kailangan natin magawa para sa atin. You know, if we have to remember, ang OFW comprises more than 20% ng ating ekonomiya. Okay. Ang rini-remit niyang mga ating OFW is still mga $28 billion a year. Pakalaki pala. Pakalaki-laki. Kaya kailangan natin proteksyonan yung napaka-importanting grupong yan. At sila naman ang nagsasakripisyo para maghanap buhay, para at least mabigyan ng pagkakataon yung kanilang pamilya na makapag-aral, na mabuhay ng disente. Eh, yun ang sa akin palagay, dapat tulungan na lang natin sila. And siguro another way that we can improve that is that kausapin natin yung mga host country. Halimbawa sa Kuwait, sabihin natin maggumawa tayo ng joint agreement na pagka may kaso, yung kanilang DOJ doon, tulungan naman tayo. Na para kasi resident yung tao doon, dapat tulungan talaga ng kanilang mga judiciary, yung kanilang judicial system. Siguro yun yung coordination na yan. Pero pagka talagang siguro sobra na, tama rin yung kay Pangulong Duterte. Sabi, kung ganyan lang ang gagawin mo sa amin, sa mga aming kababayan, edi huwag na lang. Alright. Huwag na natin palisin, dito na lang sila. At dito hindi sila sinasaktan, minamahal namin sila. Alright. Sir, I have last two questions before we finally let you go. And hopefully na I will see you again very, very soon. Okay. Anyway, sir, my next question is, what do you think about this federal form of government? Kasi dito yata sa sistema, correct me if I'm wrong, mawawala po ang position ng vice president. Maaring mawala. Kasi talagang babaguhin, pati presidente pwedeng mawala. Alright. Baka prime minister. So, yung federal form of government, ako, palagay ko, maganda naman siguro yan at applicable yan sa Pilipinas. Mm-hmm. Ang America, United States of America, is a federalized state. Right. Yung Germany is federalized. Right. Marami. At titignan natin ang kanyang karanasan, maganda naman ang naging takbo. Wow. So, baka applicable dito. Mm-hmm. Yun lamang, syempre, the devil's in the details or God is in the details. Mm-hmm. Ang lagi kong sinasabi, maganda yung federalism, yun lang nakikita kong baka maging problema is yung transition. Alright. Paano tayo lilipat mula sa ganitong sistema, yung sistema natin ngayon, unitary system, hanggang sa federal government? Oo. Ang pinakamalaking nakikita kong problema dyan is local government. Mm-hmm. Anong gagawin mo sa mga governor? Mm. Kung mawala na yung kanilang probinsya. Oo, ano? O, di halimbawa, gagawing regional. Okay. So, yung wala nang governor. Wala. O, di halimbawa, sa amin, di Ilocos Region. Sabihin natin, Ilocos Region, may namumuno riyan. Yung mga governor, yung doon sa amin, second, third generation na yung mga governor doon eh. Eh, sasabihin mo, mula ngayon, hindi na ikaw magmamando dyan sa probinsya mo. Kami na mag-uutos sa'yo. Halimbawa, di pagka kami sa Region 1, I'm very, yun ang example ko dahil familiar ako dyan, walang mananalo na tiga Ilocos Norte, Ilocos La Union, lahat ng mananalo dyan ay tiga Pangasinan dahil kalaki-laki ng Pangasinan. Correct. So, paano ngayon yan? Yung mga tiga, yung sa ibang probinsya. Sasabihin mo sa mga, alam mo, yung mga government. Yung magiging regional, galing lagi ng Pangasinan. Kasi magre-reklamo mga tiga Ilocos Norte. Lahat, magre-reklamo. At saka, alam mo mga governor natin, yung mga governor natin, talagang pag magaling na governor, kailangan hawakan talaga ang probinsya. Kasi talagang ang daming problema dyan, kailangan magaling yung governor at saka magandang patakbo niya. Ngayon, hindi mo naman basta sasabihin, sige, tumabi ka na lang, kami na lang ang gagawa mula ngayon. So, that is the transition. I think it can be done. Alright. Kayang-kayang gawin, pero kailangan we have to be sensitive to the political traditions in each area. Now, one of the yung unang proposal nga, lima lamang ang federated state. Correct. Luzon, NCR, Visayas, Mindanao, and ARM. Uh-huh. Or Bangsamorong. Oh. So, lima. Yung buong Luzon, outside of NCR, buong Luzon, isa lang ang magiging state government. Mm.
eh iba-ibang pangangailangan yan. Ang pangangailangan namin sa Ilocos Norte, ibang-iba sa pangangailangan dito sa Katagalugan, sa Kapampangan. So, I don't know kung paano nila gagawin. So, yung importante dyan, kung paano ang definition ng bagong state. So, by language, pag-aaralan. By language ba yan? Mm-hmm. By culture, by history, paano mm-hmm. gagawin? Mm-hmm. At yun ang sa nakikita ko. In theory, to go back to my point, in theory, federal government sa aking palagay, magiging bagay sa Pilipinas yan, makakabuti sa atin yan. Alright. Yun lang ang sinasabi ko, kailangan dahan-dahanin natin yung paglipat mula dito sa present form of government sa federal form of government para naman hindi magkagulo. Yun. Sir, ito po, last question ko ito, promise. Ha? Hindi ko na dadagdagan. Ang tanong natin, si Vice President Lenny Robredo, nung anniversary po ng Liberal Party, aba ay nagbitiyo ng salita, ha? At hindi na gusto ng mga babayin natin dahil sinasabi niya na, quote-unquote, this country is shrouded by darkness. Oo nga. Ano ho reaction niyo doon? Para na mga lahat tayo mukhang na napapalibutan na ha, na kadiliman itong ating bayan na mga namumuno sa ating bayan eh, galing sa kasugo ng kadiliman. Sir. Sabihin natin na 100,000,000 ng Pilipino. Uh-huh. 83 million Filipinos disagree with her. Dahil 83% pa rin ang uh-huh. approval rating ni Dicong. Uh-huh. Kaya siguro, doon sa, kung saan siya pupunta, baka nababalot nga sa dilim. Pero yung kung yung mga medyo madilim, sir, at may pumutok yung vulkan. Yung pinupuntahan ni President Duterte, yung mga pinupuntahan ko, hindi ganun ang pakiramdam ko, hindi ganun ang pakiramdam ng tao. At sila approve na nga nila. Kasi sabi nila, tama yung ginagawa ni Dicong. Dapat yun ang, the people's will is paramount. Hindi naman, basta't yun ang kanyang opinion. Everybody is right to their opinion. Mm-hmm. But palagay ko mali siya doon because as I said, 83% of the Filipino population disagrees with that notion. Sir, one last thing ha, meron ba kayong message sa mga supporters niyo, BBM supporters niyo worldwide about this recount, because they're saying na baka pangamba nila baka naman maideklara ngayon 2022 na election na next week. Tsaka pala sabihin, si Bongbong Marcos pala nanalo. That's what they're afraid of. Oo nga. Yun ang kaya lagi namin minamadali. At mukhang baka... Kasi meron tayong mga nakikita. May protesta. No, nanalo siya. Pero one day, kinabukasan, eleksyon na. Pawawa naman. May ganun. Oh. May ganun. Ayoko mapunta yung sitwasyon ko sa ganun. Kaya pinipilit ko nga na magbilang na at malaman na. Uh-huh. Alam mo, hindi na valid dun sa para sa sarili ko. Uh-huh. Dahil ako, nandito naman ako kahit anong mangyari. Mm-hmm. Nasa serbisyo publiko pa rin ako. Marami naman ako. Tatakbo ako rito. Mag-governor ako. Kahit na ano, marami pa naman pwedeng gawin. Marami ka option. So, hindi naman para sa... ang sinasabi ko, paano magiging matibay ang ating bansa kung hindi tayo nakakatiyak, hindi tayo nakakasiguro na yung eleksyon natin ay tama ang nagiging resulta. Mm-hmm. Hindi tayo nakakasiguro na yung nagmamando sa atin, naguutos sa atin, na nakaupo sa matataas na posisyon ay talagang pinili ng taong bayan. Ayaw. Kaya yan ang pinakamalaking... Kaya sinasabi ko, 2 years is too long na magantay para ilabas ang tunay na resulta. Alright. 2 years is too long. Mm-hmm. At kaya sinasabi ko, decide already one way or the other. Mm-hmm. Para ang taong bayan, medyo hindi na kailangan isipin. Pwede na nung gawin, di sasabihin, eto talaga resulta, o di tapos na, at least nakakasiguro tayo, we can get on with our lives, kung ano yung polisiya ng gobyerno, tama yan, sundan natin, etc., etc. And that is for me the most important thing. Na ang taong bayan unang-una nakakatiyak na lahat ng binoto nila ay binilang, at ang tunay na resulta sa pagbibilang ng boto na yan ay ang tunay na lumabas at na naproklama dyan sa mga posisyon na sinasabi ko. Very well said po. With that, Senator, maraming salamat. Thank po you again, maraming for your salamat. Time. Sana po, attorney, pag tumawag kami, sana gawin mo available agad si Sen. No? Basta sinabi mo. Maraming salamat po. Bayan, ayun po. Break lang po tayo. Mamaya babalik ko tayo para sa ating nationwide newscast. Thank God. God is so good all the time. Ako po, Sir Erwin Tulfo, nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga, bayan. Erwin Tulfo.